Good vibes! Base sa nakaraang video, nagkaroon na tayo ng kaunting kaalaman tungkol sa mahal nating mga pusa at sa kaaway nilang ahas. Ngayon naman, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga panganib na maaaring kaharapin ng pusa sa kanyang pakikipaglaban sa isang ahas. Panganib sa pusa sa pakikipaglaban sa ahas. Alam na natin na ang mga pusa ay hindi naman talaga takot sa mga ahas. Pero iyon ay kapag wala pa talaga silang encounter sa ahas dati. Narito ang ilan sa mga panganib na maaaring kaharapin ng isang pusa laban sa ahas. Eaten alive. Ang mga ahas ay may kakayahang kumain ng isang buong pusa, lalo na ang mga uri ng ahas gaya ng boa constrictors at mga anaconda. Ang mga ganitong uri ng ahas ay malalaki at mahahaba at kayang lumunok ng isang buong tupa at usa. Bitten or injured. Halata naman kapag sinugod ng isang pusa ang ahas na medyo agresibo, ang normal na instinct ng ahas ay manunggap at manuklaw. At dahil dito, maaaring masaktan ang isang pusa. Death. May humigit kumulang na 600 na uri ng ahas na tinuturing na makamandag at hindi bababa sa 200 ang itinuturing na nakamamatay. Kung halimbawang ang ahas ay makamandag at natuklaw niya ang pusa, minuto lamang ang bibilangin upang mamatay ang isang pusa. Pero kung halimbawa namang ang ahas ay non-venomous, delikado pa rin ang kagat nito sa pusa dahil maaaring magkaroon siya ng mga infections. So ano naman yung mga dapat nating gawin kapag nakagat ng ahas ang pusa? So kapag nakagat ng isang ahas, particularly isang venomous snake, tumawag agad o dalhin agad sa veterinaryo ang pusa. Mainam din kung kuhanan ninyo ng litrato ang ahas upang makapagbigay kayo ng magandang description sa inyong veterinaryo. Mainam din kung kargahin ninyo ang inyong pusa imbis na palakarin ito dahil maaaring mas mapabilis ang pagkalat ng venom o kamandag sa katawan niya. Huwag mo din subukan ang mga home remedies at idiretso agad sa veterinaryo dahil every second counts.